tuluyan ngang nabulag at nagpalunod sa silakbo ng galit ng damdamin si Lucio dahil wala na siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa kay Primo na dating kanyang kasanggang dikit at kaibigan. Kaya labis ang panghihinayang ni Primo sa pinagsamahan nila ni Lucio na mawawala na lang ng ganon kabilis. Abang pinagsamahan natin, Primo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa'yo. Si Lucio may kagagawa dito. Kalaban na natin sa tali. Nakarating naman agad kay Boss B ang ginawang kabulastugan ni Pablo kay Bubbles. Mabilis itong nagdesisyon na bawiin na lang ang bar kay Pablo. Ano itong narinig ko na yan? Pinagtakalan ka ni Sir Pablo. Kung ganyan na ugali niya, babalik ko sa kanya yung perang binayad niya. Samantalang sa hideout ng mga batang tundo, hindi maiwasang ikwento ni Edwin kung ano ang pagkakakilala niya kay Ramon na kanyang bayaw na hilaw. Yung bayaw ko mayaman at yung leader ng nasa bodega ng mga Montenegro ay isang tao. Galit na galit siya at ang tanging nais niya lang ay mahanap at mabawi na si Mokang at maiganti na rin ang kanyang kapatid. Kaya din ba namin si Tanggol para patayin yung Montenegro na yan? Hindi ko alam. Ang importante sa akin, papabagsak ang demonyo na yan. Dahil hindi na mapalagay si Ramon sa lalaking kanyang nakabangga, mabilis niyang tinawagan si General Rivas para paimbestigahan kung sino ang nasa likod ng lumusob sa bodega, lalo-lalo na ang lalaking kamukhang-kamukha niya. May lumusob sa bodega namin. Identify niyo kung sino siya. Sa kabilang banda naman, nag-uusap si Olga at Ramon tungkol sa mga grupong lumusob sa kanilang bodega. Mayabang itong nagsalita kay Olga na hindi siya matitinag ninuman. Kahit na magsanib, puwersa pa silang lahat. Hindi nila ako kaya papagsakin. Nagpaalaala naman si Olga at nagparinig na rin na dapat siyang mag-ingat dahil hindi niya kilala kung sino ang kanyang mga kalaban. Mag-ingat ka, Ramon. Hindi mo na alam kung sino kalaban. Hindi pa natatapos ang usapan ni Natanggol at Bubbles. Dumating naman agad si na Pablo. Mabilis ngang sinugod ni Bubbles si Pablo upang ipatikim ang mainit na sampal. Dahil doon, pagalit na rin si Pablo na nagsalita ng mga salitang pagmamaliit at pangmamata sa kapwa. Binayad niya! Bubbles! Akala ko maayos ka! Akala mo edukada ang tao? Kung tutusin bibitsugin babae ka lang naman, sino bang pinagmamalaki mo? Kaya naman, to the rescue si Tanggol. Pinatikim na ni Tanggol ang mga tinatago niyang selos at pagkainis kay Pablo. Naranasan na ni Pablo ang mga kamao na matagal nang gustong pumitik at dumurog sa pagkahambog ni Pablo. Hindi naman nagtagal, tuluyan nang bumagsak si Pablo at humagis pa sa labas ng bar. Natataranta naman si Bubbles na hinila si Tanggol. Nagmamadaling umalis sa lugar. Sa bahay ni Narigor, habang kumakain sila ng hapunan, katabi si Lena. Nagulantang sila sa mga putok ng baril ng paulanan ng bala ang bahay nila ng mga hindi nakikilalang mga kalalakihan. Mabilis naman silang nakapagkubli ni Lena. Maagap naman na kinuha ni Rigor ang kanyang baril upang gumanti ng putok sa mga ito at habulin din kung sino ang mga kalalakihang ito. Pero ang napakasakit kay Aling Marites nang marinig niya mismo kay Rigor na ang pinagbibintangan niya at pinaghihinalaan na gumawa nito walang iba kundi si Tanggol. Gawa kaya ito ni Olga para sukdulang magalit si Rigor kay Tanggol. Thank you. Tanggol ang pwedeng gumawa nito dahil gusto niyo ang gantihan at patayin na anak namin ni Lena.